ito pang lugar na nananatili sa Alert Level 1. Mindanao, ngayon po ay araw ng Yernes, Marso at 16, 2022 para po sa IC Balita Nationwide. Kami po ang inyong mga magiging tagapagkatid. Balita! Magandang umaga po si Joanna Luna. Ako naman po ang inyong lingkod, Julia Estrada Lerino. Ito naman po si Druna Sino. IC Balita Nationwide. Sa 7 sandali malipas ang ikapito ng umaga sa detalye ng mga balita na sa low risk na COVID-19 ang lahat ng lugar sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kasama nito maging ang mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2. Tiyak naman ni Vergere ang pagpapaunlad pa ng bakunahan o pagpapatatag sa mga lugar na ito upang maibaba na rin sa Alert Level 1. Samantala, patuloy na gumaganda ang lagay ng restriction sa Metro Manila at 38 pang lugar dahil sa pagsunod sa minimum public health standards. Samantala, mananatili sa Alert Level 1 ang Metro Manila simula ngayong araw, Marso 16 hanggang Marso 31. Ayon kay Acting Presidential Spokesman Martin Andanar, hiwalay pa ito sa 47 lugar sa Pilipinas na ibababa na rin sa Alert Level 1. Sa Luzon, ginabibilangan ang mga lugar na ito ng Abra, Apayao, Baguio City, Kalinga, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, City of Santiago, Isabela, Quirino, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Lucena City, Marinduque, Puerto Princesa City, Romblon, Naga City, Catanduanes. Sa Visayas, rin sa Alert Level 1 ang Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras, Iloilo City, Cebu City, Siquijor, Region 8, Biliran, Ormoc City at Tacloban City. At sa Mindanao, kabilang sa ibababa ang Zamboanga City, Cagayan de Oro City, Camiguin, Davao City at Butuan City. Ang mga hindi nabanggit na lugar ay mananatili sa Alert Level 2 simula Marso 16 hanggang 31. Samantala, kumbinsido si health reform advocate at dating National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Anthony Tony Leachon na pinakamainam na panatilihin sa Alert Level 1 sa halip na ibaba sa Level 0 ang bansa hanggang sa araw ng eleksyon. Ayon kay Leachon, hindi pa tapos ang pandemya at kung ibababa ang Alert Level 0 ay otomatikong darami ang mga lalabas na tao na maaring mauwi sa Wuhan, lalo't magsisimula na sa March 25 ang kampanya para sa local positions. Ibinabala rin ang health expert na maaaring umabot sa Pilipinas ang COVID-19 variant surge sa South Korea, Hong Kong at Japan. Hindi anya dapat masayang ang mga pinaghirapan ng gobyerno, lalo ng healthcare workers sa nakalipas na 2 taon. Okay pa rin yan, rekomendasyon naman ng IATF at desisyon ng Pangulo, hintayin daw muna bago ilagay sa Alert Level 0 ang Metro Manila. Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Dapat ay patuloy na maingat nating balansihin ang kabuhayan, kaginawahan at kaligtasan ng ating mamamayan.
Itinihag ni Senate Committee on Health Chairman Senator Bongo sa harap ng pahayag ng Metro Manila Mayors na handa na silang magpatupad ng Alert Level 0 sa Metro Manila. Ayon kay Senator Go, makabubuting hintayin muna ang rekomendasyon ng Interagency Task Force o IATF at desisyon ni Pangulong Duterte sa bagay nito. Tiwala naman anya siya na kapakanan ng mga Pilipino ang palaging isinasaalang-alang sa panahon na nadahandahan at maingat na napagbubukas ng ating ekonomiya. Dapat anya nakabase sa science ang anumang magiging rekomendasyon ng ating mga health expert at ng IATF sa paglalagay sa NCR o National Capital Region sa Alert Level 0. Giit ni Go, palakasin pa natin ang pagbabakuna sa buong bansa lalo na sa malalayong lugar. Bago anya magluwag ng gusto, siguraduhin muna nating may proteksyon ang ating mga kababayan dahil mahirap mag-back to zero kung biglang kumalat muli ang sakit. Kung sakali ibaba na anya sa Alert Level 0 ang Metro Manila, dapat patuloy pa rin tayong mag-iingat at huwag maging kumpiyansa hanggang tuluyang matapos ang pandemya. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. IZ Balita Nationwide. Sa oras sa alas 7:12, iniayag ng Department of Health o DOH na nakapagtala ang tatlong mga bansa sa Europe ng kaso ng Delta Cron o pinagsamang Delta at Omicron variant. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kabilang dito ang France, Denmark at the Netherlands. Batay anya sa obserbasyon, wala naman silang nakikitang kaibahan nito sa mga nauna ng lumabas na variants. Dagdag ni Vergere, patuloy na pinag-aaralan ito ng mga eksperto. Samantala sa ngayon anya ay wala pa namang naitatalang kaso ng Delta Cron sa Pilipinas. Samantala, nagsimula ng magsagawa ng sequencing ang Philippine Genome Center o PGC sa Visayas at Mindanao. Ayon sa DOH, tutulong ang mga satellite offices na ito upang matukoy ang iba pang variants ng COVID-19 sa rehiyon. Una na nagsagawa ng sequencing services ang mga opisinang ito sa nasopharyngeal o oropharyngeal swab samples, katuwang ang DOH Epidemiology Bureau. Ang SARS-CoV-2 ay nakita noong 2019 sa China na nag-mutate sa iba pang variants gaya ng Alpha, Beta, Delta, Omicron at iba pa. Sa mga Department of Health ang isang cold chain na facility ng COVID-19 vaccine sa Las Piñas City. Masusig sinuri ng DOH Central Office at MMH o CHD Logistics Team kasama ang dalawang city coordinators ng National Immunization Program na sila Dr. Eleonor Cumumpal at Dr. Anne Hagape ang nasabing pasilidad para sa mga bakuna. Hinila na naman ng DOH ang Las Piñas City Government ay samaayos sa pagkakasiwa sa COVID-19 vaccines. Ayon sa ahensya, well-maintained at well-accounted for ang mga bakuna sa mga pasilidad ng lungsod. Bukod pa rin ito, maayos din ang setup ng vaccine storage at auxiliary storage areas at agarang naisusumite ng City Health Office ang inventory report ng Las Piñas. Samantala, 11 bagong COVID-19 cases na itala sa Paranaque. Ulat ni Ate Patrol 13, Gilbert Perdes. Nalang kapagdala ang lungsod ng Paranaque na nagbibig sa isang bagong kaso ng COVID-19 dahil dito makikita na sa 50,717 ang kamabilan ng mga epeksyon sa lungsod. Sumapa naman sa 25 ang active cases habang makikita naman sa 49,911 ang bilang ng mga gumaling sa sakit. Samantala, 781 na ang kamabilan ng mga nasawi sa COVID sa nabanggit na lungsod. Patrol 13, Gilbert Tardes, sa pulang pa sa pinang mga itong mga mas. Dito po yung IZ. IZ Balita, Nationwide. Samantala, umabot na sa 1.4 na milyong doses ng COVID-19 vaccines ang naiturok sa pinalawag na National COVID Vaccination Drive Round 4. Batay sa datos ng National Vaccination Operation Center, hanggang Lunes, Marso 14 ay nasa 74% ng NVD4 target na 1.8 milyong doses ang naiturok
Nalambasan ang Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Metro Manila at Cagayan Valley ang target nito sa pagbabakuna pero hindi ito naabot ng BARM, Mimaropa at Bicol Region. Tatlong araw lang ang original na schedule ng NVD4 na nagsimula noong Marso 10 pero pinalawig pa ito hanggang Biyernes para sa senior citizens. Pagbabalik po ang IZ Balita Nationwide, oras 7:16. IZ Balita Nationwide. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Magandang araw po! Ito po si Venus Ra. Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy with proper diet, exercise, and MX3 coffee mix to ignite my day. Lagi akong focus, active, at I'm extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 coffee mix, my choice. By Luna's Party. TWIZ, mapapakinggan sa makabagong radyo sa inyong telepono. Log on to www.twiz882.com. Please like and share. DSTD, Dipolo Radio Ronda. Kahit na stress buwan po sa awa, all night long. Kaan lang may kasama. Tanduay Light. Drink responsibly. Alam niyo, sa panahon ng pandemya, kailangan po natin ang agrikultura. Napatunayan po natin na marami po ang naghirap dahil walang sapat na pagkain sa panahon ng pandemya. Ngayon, nagbabanta na naman ang mas magrabing mga sakit dahil sa pandemya. Ito yung Omicron variant na tinatawag natin. At siguro ay babalik muli tayo doon sa kasagsagan ng pandemya na kung saan ay marami ang nawalan ng hanap buhay, bumaba ang ekonomiya at naghirap ang ating mga mamamayang Pilipino. Kaya kailangan po natin ng sapat na pagkain. Tutukan po natin ang agrikultura. Ito po ang pag-asa ng ating bayan. Kung walang pagkain sa pagkainan, ang ibig sabihin ay mahina po ang ating agrikultura. Ang mga magsasaka po ay isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa. Kailangan po natin ng mas maraming ayuda. Bigyan po natin ng lupa ang mga magsasaka para magkaroon po tayo ng self-sufficiency sa pagkain. Bigyan din po natin ng lupa yung pong gustong sumabak sa agrikultura, lalong-lalo po yung mga OFW po natin, yung ating pong mga maralitang lungsod, at lahat po ng gustong sumabak sa agrikultura. Kasi ito na po yung huling baraha po natin. Kung wala po tayong mga masisipat na siyang magbubungkal ng ating lupa, siguradong mawawalan po tayo ng pagkain. Tandaan po natin, ang ibang mga bansa, ganun din po ang kanilang nararanasan. Ayaw na po nilang magpapasok ng anumang investment sa kanilang bayan dahil kasama dito ang mga turista, mga foreigners na kailang papasok sa mga bansa. Kaya kailangan po natin talaga na tayo ay magkaroon ng self-sufficiency sa pagkain para talagang tayo po ay hindi magkakaproblema. Otherwise, anarchy ang mangyayari po sa atin at mawawalan po tayo ng progreso, mawawalan po tayo ng kapayapaan. Correct the job with Attorney Brother John Castriciones. Attorney Brother John Castriciones, kanhi Department of Agrarian Reform Secretary, kamao'y responsable sa pagpang-apod-apod sa mga luna, nagitikad sa mga mag-uuma sa dugayng panahon, ilalong na sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Daghang mga mag-uuma sa Buanga Peninsula o sa tibuok nasod ang natagan o kaugalingong titulo sa yuta ng ilang gipangtikad, kampiyon sa mga mag uma. Abogado o gustong ipadayon ang pagserbisyo sa Senado alang na sa dugang pang mga programa. Attorney Bro John Castriciones, numero 3 sa Baluta, piliunon pagka-senador.
RPN Regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio. To bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight weekdays 6 p.m. Pinagbabagyang headlines followed by NetTalk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. Our guest for tonight, two political science professors. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour in all RPN AM radio stations. Weekdays 6 to 7 p.m. Nang mga mamili ng Cebu Pacific Airlines ang nabigyan ng booster vaccine. Sa ngayon kaya kami na Reyes Romero ang tagapagsalita ng Cebu Pacific. Ito ay bigyan ng tugon nila sa hiling ng pamahalaan na susuportahan ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagpapuna sa lahat ng mga pamili, hindi lamang sa hangay ng mga ground stewardess, magiging ang kanilang mga flight crew. Sinabi ni Carmina Reyes Romero na handa ang pipi ng Cebu Pacific Airlines sa kanilang pagbukas ng mga domestic at international destination bilang pagpagpuna rin sa nagiging adjektiva ng pamahalaan na pasigalihan ng ekonomiya sa pamamagitan ng lumalala na turismo at mamigil rin ng dagdag na anormal na trabaho ang lahat ng mga magagawa sa Cebu Pacific Airlines. Raul Gisparas, Patrol 45, nagmula sa mga dalakas ng WIC. IC by Tanzi, by salamat, Patrol 45, Lola Desperas. Samantalang susunan na sa House Committee on Energy and Substitute Bill na nasusulong na ang iandaan ng Republic Act 8479 o Oil Regulation Law. Sa online meeting ng Komite, mabilis na ipinasasa ang Substitute Bill Subject to Amendment Style. Alusunod sa bill, inatas lahat ng oil refiners, importers at bulk distributors na pananalilin ang Minimum Inventory Requirement o MIR sa kada kumpanya, depo at produkto. Kabilang sa MIR ang pagtiyak sa sapat sa supply ng diesel, gasoline, kerosene, household LPG, auto LPG fuel oil at aviation fuel. Obligado naman ang refiner, importer at distributor na magkaroon ng tatlong araw na supply at ang presyo ng mga finished petroleum products ay ibabase sa inventaryo ng crude oil. Layuno na napanukala na hindi maisama oil company sa taas presyo ang mga produktong petrolyo na nabibisa muna kalaga o tinatawag na unbundling. Ng Kongreso para sa pagpasa ng pangalatas na magagamit na sa Oil Regulation Law. Ito ang inamin ni Senate President Vicente Tito Soto III matapos pagmamana ng House Committee on Energy ang pangalatas na layunin pag-amyanahan ang Downstream Oil Industry Deregulation Act o Oil Deregulation Law. Inihayin naman ni Senador Pano Lacson na sa committee level palang inupahan ang natutuloy at ilalabay ito itong report at maisa lang sa plenary deliberations. Magamit sa nataas sa oras, dapat niya na mga mababatas kung gaano urgent ang pagsasanabing di panapalala. Kasasana ko yung adjourner ng Kongreso at mobilization sa Mayo 23 o matatapos ang national at local elections. Sa pamamagitan ng kampanya sa ilang amendments ng Kongreso sa Oil Deregulation Law Act, sa gitnaan ng walang puknat na pataas ng presyo ng krudo, kabilang na rito ang dandaling ng presyo at provision na nag-aatas sa refiners, importers at box distributors na
panatilihin ang minimum inventory requirement sa loob ng 3 araw. Igin-igin ni Fernando Martinez, pangulo na ng Independent Philippine Petroleum Companies Association o IPCA, na hindi solusyon ang price unbundling upang matiyasan ng normal na presyo ng oil products. Magkakaibahan niya ang ginagastos ng mga oil company depende sa lugar kaya't nababagong presyo ng kanilang mga produkto. Kabilang sa tinuoy ni Martinez na dahilan ng price distortion ay ang distansya mula sa isang fuel depot sa retail location, real estate cost at gastos sa permits. Samantala, niyayang naman ni Phoenix Petroleum Philippines Senior Vice President Raymond Zoridia na pagkaman hindi pa nila nakikita ang kopya ng substitute bill sa Kamara na nagahayas sa deregulation law, patuloy naman ang kanilang pagdalima sa batas. Pagsuhin ng Kongreso ang Oil Regulation Law. Ito ang inihayag ng Malacanang bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at global supplies na apektado ng nagpapatuloy na sagwaan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Acting Cabinet Secretary Edwin Matibag, nakatakdan ng talakayan ng Departments of Energy at Finance kay Pangulong Rodrigo Duterte ang panawagan na suspendin ng fuel excise tax. Maaari na anyang magpatawag si Pangulong Duterte ng emergency session para sa Kongreso upang talakayin ang amyendahan ng ilang batas bilang tugon sa problema. Kahapon, inilagad ng mga kumpanya ng linis sa nalang ikalabing-isang sunod na naligong pagdadagdag presyo na pinakamalaki oil price increase sa kasaysayan ng bansa. Pagpapabor ang gobyerno na magpapatupad ng targeted subsidy sa linyang suspindihin ng excise tax sa oil products. Ito ay kay Finance Undersecretary Paula Alvarez ay dahil sa long-term negative impact ng suspensyon ng fuel excise tax sa kitna ng gobyerno at ekonomiya. Kung tutusin na niya ay mga medyo nakakaanas sa buhay ang mayroong pinamalalaking fuel consumption na aabot sa 48.8% habang mga nasa lower income households ay mayroon lamang 30.8%. Aminado si Alvarez na mas pabor sa mga nasa higher income bracket kung sususpindihin ang excise tax sa lalamis. Gayunman sa mga magiging epekto nito sa gobyerno sa pamamagitan ng mababang tax collection na makakaapekto naman sa mahihirap dahil mababawasan ang bono ng pangalaan para sa social services program. Sa ngayon na dalawang bilyo sa Kongreso ang nananawagan ng pansamantalang suspensyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Nagmamaga ako sa mga nagpapapulta at nagdadalawang isip magpapapulta, lalo na ako sa mga taga-Boracay. Mahabot ako sa 97 piso ang presyo na nagkadalitro ng diesel sa ilang lalawigan sa bansa, partikular ako sa Boracay. Tignan na walang prenong taas sa presyo ng mga produktong petrolyo, lalo naman sa 80 pesos ang kada litro ng diesel sa Puerto Princesa City sa Palawan at iba pang lugar. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, napadepende rin ako siya sa mga lugar kung magkano ang presyo ng kanilang mga produkto. Ng ilang truck drivers at delivery riders ang paghinto sa pagbabiyahe dahil sa patuloy na taas presyo sa langis. Ayon kay Ariel Lim, pinuno ng National Public Transport Coalition, hindi ito tigil pasada dahil kusa na talagang ihihinto ang kanilang operasyon. Bagaman gusto pa nilang maglingkod sa publiko, hindi na nila kakayanin ang taas presyo sa krudo at gasolina. Nabatid na hindi sakop ng fuel subsidy ang driver ng mga truck, habang ang mga delivery riders ay hindi tiyak kung saan kukuha ng ayuda. Samantala, hindi naman nakikita ni Lim na solusyon ang subsidy bilang matagal na solusyon sa pagsirit ng presyo ng krudo. Ang NMDA, mayroon daw pakiusap sa mga nagtitigil o magtitigil pa sana? Natin ang kabuuan report mula sa Batchong 17, Chokal Pelenyo. Nanawagan ang MMDA sa mga nagsasagawa ng transport strike na iwasan ang anumang karahasan habang nasa kalagitnaan ng kanilang demonstrasyon. Sa naghihanda briefing, sinabi ni MMDA General Manager Frisco Sanuman Jr. na sana'y bigyang kalayaan at huwag gamitan ng dahas.
ang mga kapwa nila jeepney driver na nagnanais lamang na pumasada at maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Nauunawaan at nadidinig ng pamahalaan ang mga hinaing ng mga driver ng mga pampublikong transportasyon. Kaya nga gumagawa ani San Juan ng mga paraan ang gobyerno para sila'y matulungan. Sa ngayon, binabalansi pa nila ang lahat upang masiguro aniya na hindi rin naman maaapektuhan ang mas maraming sektor sakaling magkaroon ng kaunting mga pagbabago sa mga polisiya ng bansa. Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni San Juan ang mga driver ng mga public utility vehicles o PUVs na nagpatuloy na pumasada dahil malaking tulong aniya ito para makapagpatuloy din ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng mga mananakay na nagtatrabaho at naghahanap ng kita araw-araw para sa kanilang mga mahal sa buhay. Umaasa naman ang MMDA official na sana'y magkaroon na ng solusyon ang mga problemang kinakaharap ngayon, hindi lamang ng transport sector kundi maging ng bawat Pilipino. Ito si Patrol 17 Chopel Pilenyo nagukulat para sa Impilang May Torong Lakas, DWIC. At babalik po ang IC Balita Nationwide, oras 7:32. Pakna, hatod ka na to sa Tanduay Rum. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Pagtibayin ang samahan. Dahil tayo, ang tibay ng loob ng isang buong bansa, Tanduay Rum. Higit 165 years nang sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Nasulayan na ang kaligdong responsable og adunay baruganan kanhi mayor sa lungsod sa Rojas, Engineer Eduardo Ed Ieves, magpapili pagkabukal sa segundo distrito karong Mayo 9, 2022 nga pinili ay Engineer Ed Ieves na himong mayor sa Rojas sa Buanga del Norte, diin gihatag niya ang tinud-anay nga serbisyo og kinasingkasing nga pag-alagad sa mga katawhan nga walay bahid sa korupsyon. Engineer Ed Ieves awarde sa DILG Seal of Good Governance and Housekeeping. Kini nagpamatuod nga walay bahid sa korupsyon ang iyang pagserbisyo o pag-alagad sa katawhan. Engineer Ed Ieves na humaniya ang Rojas Public Market sulod lang sa duha ka tuig sa iyang pagserbisyo nga walay utang maski 5 centavos. Engineer Ed Ieves gihimo niyang industrialized zone ang lungsod sa Rojas para pasudlon ang mga dagkong investors sa Upper o Lower Irazan para mahatagag oportunidad og trabaho ang mga katawhan sa Zamboanga del Norte. Engineer Eduardo Ed Ieves, ayaw kalimti magpapili pagkabukal sa segundo distrito sa Zamboanga del Norte karong Mayo 9. Engineer Ed Ieves. Kahit na stress ko ang usawa, Paglaban
ilabas ang subsidy para sa mga chauffeur at operator, ipinalawagan na sa DOTR at LTFRB. Hiniwag ni City of San Jose del Monte, Bulacan, Representative Lori Garrido Robes ang pamunuan ng Department of Transportation and Railways o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na agad na ilabas ang 5 bilyong pondo para sa subsidiya sa langis ng mga pampublikong tsuper at operator sa gitna ng magkakasunod na linggo na paglobo ng presyo ng krudo. Ani Robes, dapat maging sensitibo ang DOTR at LTFRB sa sitwasyon at pangangailangan ng mga tsuper at agad nang ipamahagi ang subsidiya sa langis upang mapagaan man lamang ang pasanin ng mga ito na anyay hanggang sa ngayon ay di pa nakababangon sa epekto ng pandemya. Dagdag ng kongresista, tumatagal lamang nga niya kasi ito dahil sa requirements na kinakailangan mula sa mga driver. Ito si Patrol 11, Tina Rasco nag-uulat. Para sa impilang may totong lakas, BWIZ. Maraming salamat, Patrol 11, Tina Nolasco. Samantala, hindi pa napag-uusapan ang pagtataas ng pamasahe sa Metro Rail Transit Line 3 sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng oil products. Nilinaw ni MRT 3 Director for Operations Engineer Mike Capati na nakatoon sila sa pagtulong sa mga pasahero at pag-iwas na makadagdag pahirap sa publiko. Kahapon ay inilaga ng mga kumpanya ng langis ang super big time price hike. Ilang grupo naman ng public utility vehicle drivers at operators ang naghali ng petisyon na itaas ang pamasahe kasabay ng serye ng walang prenong pagtaas ng presyo ng langis. Tumaas ng 60% ang presyo ng basic goods sa mga pangunahing bilihin sa merkado. Ayon kay Stephen Kua, Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, tumaas sa average na 4% hanggang 6% ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan at bilihin, habang iba pang mga produkto katulad na lamang ng facial cream at body lotion ay tumaas ng 8% hanggang 15%. Sinabi ni Kua na mataas na logistics at production cost ay bunsod ng pagtaas din ng presyo ng langis, gasolina maging ang shipping, cargo at power cost. Bukod sa mga chauffeur, jeepney operator at meat vendors, ramdam na rin ang mga kalendriya owner ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bukod kasi sa mataas na presyo ng langis, ay tumaas na rin ang presyo ng LPG, liquefied petroleum gas na naglalaruho sa 1,300 hanggang 1,400 pesos na po ang kada 11 kilograms ng liter. Nagtaas na rin ng 20 piso ang kada kilo ng baboy na isa mo sa pangunahing sangkap po, siyempre, sa lahat ng mga ulam mo sa karinderya. Ayon mo sa isa pong karinderya owner, si Jane Ramos, na babawasan ang kanilang customer na karamihan po, mga chuper, mga jeepney driver, mga taxi driver, kahit mga taga-toda. Ayon kay Ramos, nagtitipid na ang mga driver at hindi na kumakain sa mga karinderya dahil nataas na po ang presyo ng langis at tumaas na rin ang presyo ng pagkain at para yan mo ang sinasabi ng dahilan para daw malugi ang kanilang negosyo. Sa ngayon, nabibisikante na lamang ang mga negosyante kung paano mapapanatili sa murang presyo ang kanilang mga nilulutong ulam. Kung patuloy manong tataas ang presyo ng langis at LPG at mga pangunahing bilihin, ay mas lalong kakunti ang kanilang customer at hindi malabong sa mga susunod na linggo, tuloy na silang magsara. Higit 73% matumbas ng 4.7 milyon ng mga opisyal na balota ang naimprenta na para sa eleksyon 2022. Ayon kay COMELEC Commissioner and Head of the Printing Committee, Marlon Casquejo, nasa 55% na mula sa 70% ng mga balota ang dumaan sa verification process. Maliban dito, kompleto na anya ang manual ballots na gagamitin para sa local absentee voting o LAV, gayon din sa overseas voting. Una lang sinabi ng COMELEC na target nitong matapos ang pag-imprenta ng lahat ng opisyal na balota sa Abril 21. Election machines ang Commission on Elections
sa Abril 19. Ayon kay Comelec Director Julio Hernan, pinuno ng Packing and Shipping Committee, nagsimula na sa paghatid ng mga baterya ng vote counting machines sa VCM ang pool body sa mga destination hub bago isunod ang mga naturang makina. Ito ay bilang paghahanda sa 2022 national and local election na isasagawa sa Mayo 9. Paghahatid din ang pool body ng mga VCM kits sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa April 2. April 18 hanggang 19 naman sa National Capital Region, habang ang timeline para sa paghatid sa mga official ballots ay mula April 20 hanggang May 5. Sa ilalim ng COMELEC, ang F2 Logistics naman ang siyang tututok at mamamahala sa pagpapadala ng mga election paraphernalia mula sa mga bodega ng COMELEC patungo sa regional hubs. Samantala, maglalagay din ang mga CCTV sa mga regional hub upang makasiguro na otorisado ang lahat ng mga tauhang papayagang makapasok sa pasilidad sa mismong halalan. Importante naman ang mga alkalde sa 25 lungsod at bayan sa Nueva Ecija, ang kandem ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP Senator Pero Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at running mate na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Ayon kay Dindo Disico, PFP Provincial Chairman, kahit iba-iba ng partido ang mga alkalde sa Nueva Ecija, ay nagkakaisa sila sa pagbibigay ng suporta sa BBM Sara Unity Team. Sa payag naman ni Likab Mayor Femi Domingo, madaling lapitan at talagang maasahan si Marcos dahil ilang buwan matapos padapain ng bagyo ang kanilang lugar, agad itong nagpadala ng tulong, partikular na ang mga bigas na isa sa mga pinakakailangan ng mga residente. Sabi naman ni outgoing Caranglan Mayor Mary Abad na naniniwala sila sa kakayahan ng BBM Sara Unity Team para pamunuan ang bansa kung saan habang sinisiraan ng mga kritiko si BBM ay mas lalo siyang nagugustuhan ng mga tao. Samantala, malaki naman ang utang na loob ni Talugtog Mayor Pacifico Monta kay o sa dating senador dahil sa tulong nito na magkaroon ng sariling lupa ang maraming mga residente sa Talugtog. Sa Magic 12 sa mga tumatakbong senador, si dating Quezon City Mayor at Unity Team Senatorial Candidate Herbert Bautista. Dahil dito, nagpasalamat si Bautista at sinabing walang katumbas na halaga ang pagtitiwalang kanyang natanggap. Tiniyak naman ni Bautista na hihigitan niya pa ang gagawin sakaling manalong senador. Si Bautista ay tumatakbo sa platapormang Internet Reform, Livelihood for All, Youth Protection and Welfare at Pagkain para sa Pamilyang Pilipino. Batay sa pinakahuling Pulse Asia Survey, nasa 12-14 na pwesto si Bautista sa mga kandidato sa pagka-senador. Umaasa naman si Bautista na magtutuloy-tuloy ang pag-arangkada ng kanyang kandidatura at matatagumpayan ang laban para sa isang pwesto sa Senado. Tara, hindi susuportahan ng AFP ang anumang hakbang na taliwas sa umiiral nasa ligong batas ng bansa. Ito naman ang tiniyak ng AFP kasunod ng pahayag ni retired Army General Antonio Parlade na mainom na solusyon ang revolutionary government upang maayos ang sistema ng COMELEC. Ayon kay AFP spokesman Army Colonel Ramon Zigala, malinaw ang sinumpaan ng may 145,000 members ng AFP na ipagtatanggol at poprotektahan ang saligong batas at ang chain of command, sinumang maupong commander-in-chief. Nanindigan din si Zagala na non-partisan organization ng AFP at mananatili sila bilang isang prop. Mga suspect sa pagdugot at pagpatay sa 2 kabilang ang isang negosyante sa Quezon, ipinagharap na ng reklamo sa piskalya. Naharap sa patong-patong na kaso ng mga tauhan ng Philippine National Police sa Highway Patrol Group o PNP-HPG na nakabase sa Laguna, gayon din ang 3 sibilyang kasabwat na mga ito. Kaugnayan sa kasong pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Rodrigo Dueña at kasama nitong si Jaime Faramil noong Disyembre ng nakalipas na taon. Kinilala ni Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Police Major General Eliseo Cruz ang mga suspect na sila Police Lieutenant Emerson Custodio, Police Chief Master Sergeant Lian Manalo, Police Corporal Alfie Reyes at Police Staff Sergeant Carlito Jimeno. Gayun din sila Ranilex Ramirez Mendoza alias Abong Ramirez Mendoza,
William Balawan Dagutob Jr. na nagtatago sa pangalang Irene de Guzman at Olyares Albert sa Facebook, gayon din ang isang John Doe. Formal ng isinampa ng CIDG sa Tayabas sa Prosecutor's Office ang mga reklamong carnapping, kidnapping and homicide, kidnapping and serious illegal detention at obstruction of justice laban sa mga akusado matapos mapatunayan ang kanilang papel sa kaso. Disyembre 30 ng taong 2021 nang nakita ang bangkay ng biktima si Duenya sa barangay Ibabang Bukal sa Tayabas City, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang labi ng kasamahan si Faramil. Disyembre 26 nang umalis ang mga ito sa Naga City upang bumili ng sasakyan, sa kausap niya online na gumamit ng pangalang Irene de Guzman, nakalauna na isa pa ng lalaki na kasabwat ng mga pulis sa kanilang ilegal na gawain. Patuloy na J.M.R. Segala, nagulat sa film ito, dulakas dito mula IZ. IZ Balita, IZ Balita Nationwide, Patrol 9 J. Mark Degala. Samantala, nakauwi na rin sa Pilipinas ang 29 na Pinoy seafarers mula Bucharest, Romania, makaraang lumikas mula sa Ukraine. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ang 29 na seafarers ay kinabibilangan ng 20 crew members ng MV Global Aglaya, 2 seafarers ng MV Joseph Schalt at 7 seafarers mula sa MV Star Helena. Nakapatid na mula sa Ukraine, tumawid sila sa Moldova sa tulong ng Philippine Honorary Consulate sa Chisinau at Philippine Embassy sa Budapest. Nakauwi na rin noong Marso 7 ang isang pinay at kanyang anak mula Bucharest, Romania, na unang Pilipinong nakatawid sa Ukrainian border patungong Moldova. Hanggang 54 na seafarers pa mula Ukraine ang nakauwi na rin nito lamang Marso 14 dahil sa patuloy na pagsakop ng Russian military forces. Umaasa naman ang DFA na mas marami pang seafarers ang darating sa bansa sa mga susunod pa na araw. Nabiktima ng pag-atake sa New York, USA, ang 3 Asian Americans kabilang ang 2 Pilipino. Under observation na sa isang ospital sa New York, ang isang 67 taong gulang na Asian American matapos mahigit 100 beses suntukin at tadyakan ng suspect na si Tamal Esco. Dahilan kaya tagtamo ito ng facial bone fractures, brain bleeding at multiple contusions sa ulo. Ayon sa NYPD, papauwi na ang biktima ng pagsisigawan siya ng racial slur ng suspect ka na sumunod sa biktima hanggang sa apartment building ito kung saan nga siya binugbog. Samantala, 2 Pinoy din ang una ng nabiktima ng hate crime at attempted murder sa 2 train stations sa New York. Nasa edad 50 at 67 ang mga nasabing biktima na itinulak umano ng 2 suspect sa magkahiwalay na train stations sa Queens. Mayigpit pa rin pinag-iingat ng konsulado ang mga Pilipino sa mga nasabing pag-atake at hinimok na kagad itawag sa kanila ang mga ganitong insidente. Iba pa balita, plano ni Presidential Bet Ferdinand ng Bongbong Marcos Jr. at kanyang running mate si Inday Sara Duterte na gawing permanente ang pagtatalaga ng mga protected bike lanes sa mga kalsadang itatayo ng gobyerno sakaling pala rin sila sa darating na eleksyon. Ayon sa UD team, ito ay pagpapakita ng kanilang kagustuhan na magbigay ng alternatibong paraan ng transportasyon para sa mga Pinoy maging sa trabaho o paglilibang. Batay sa survey ng polling firm ng SWS o Social Weather Stations noong Mayo 2021, isa sa 5 sambahayang Pilipino ang nagmamay-ari ng bisikleta, higit na mas marami kumpara sa mga may-ari ng kotse. Tumaas din mula sa 8% noong Nobyembre 2020 hanggang 20% noong May 2021 ang bilang ng mga nagmamay-ari ng bisikleta, na pangunahing dahilan rito ang kawalan ng pampublikong sasakyan sa panahon ng mga lockdown. Nangako naman si Marcos at Duterte na itutuloy ang planong pagpapabuti ng bicycle lane mula class 1 hanggang class 2 para masiguro ang dagdag proteksyon ng mga siklista at motorista. Samantala, sinabi ng UD team na ang pagsasaayos na mga bike lane sa bansa ay magpapalakas sa lokal na turismo dahil may kahit ang mga tao na bumisita sa mga kalapit na tourist spots. Oras 7:30. IZ Balita Nationwide. Isa yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain ito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob, sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan!
more about corruption, please contact DOJ Action Center at DOJAC@doj.gov.ph. Tulad nitong pandemya, maging handa, mag-eternal plans ka na. For inquiries, email us at marketing@eternalplans.net.ph. Karambola, nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang karambola kasama ang mga host na programa na si Conrad Banan, Conrad La Cruz, and attorney Jesse Cruz Angeles. Please like and share. DWIZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Inihayag ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua na nananatiling on track o positibo ang bansa upang maabot ang target na 7-9% na paglago ng ekonomiya para sa taong 2022 sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis. Anya ang Gross Domestic Product o GDP o kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo sa bansa ay lumago ng 5.6% noong 2021 na bahagyang lumabas sa target ng gobyerno na 5.5%. Sinabi pa ni Chua na tinitignan din ng mga economic manager ang higit pang pagpapagaan na mga mobility restrictions sa alert level 0 upang mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng krudo sa sektor ng transportasyon. Naniniwala naman ang opisyal na pansamantala lamang ang krisis o tensyong nangyayari sa mundo. Inanunsyo ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern na babawasan ito ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Aniya, gayon din sa road users tax at magiging kalahati na lamang ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Dahil sa gera sa pagitan ng Russia at Ukraine ay sumampa na sa $3.106 ang kada litro ng mga produktong petrolyo at posible pang sumirit sa $4.142 sa mga susunod na linggo. Magsisimula namang pairali ng patakaran sa unang araw ng Abril ngayong taon at magtatagal ng 3 buwan. Samantala, sinabi ni Ardern na magmumula ang pondo ng pamahalaan sa mga hindi nagamit na COVID-19 fund. Sa entertainment, a trending news. Ito na nga, ibinahagi ni Nadine Lustre ang kanilang winter vacation abroad kasama ang kanyang boyfriend na si... Sino? Hindi ho si James Reid. Ang itagal naman na. Christoph Barrio. Ano ba to? Oo, teka ha. Sa Instagram stories ni Nadine, makikita ang enjoy na enjoy ang dalawa sa kanilang ski adventure ang social at pagkain ng cheese fondue. Ganun. Oo. Wala, sa Pilipinas. Gayunman, hindi naman nilinaw ng actress kung saan bansa sila nagtungo. Aba, basta winter vacation yan abroad. Matatandaan pong nitong Enero nang kumpirmahin ni Nadine ang relasyon nila ni Christoph matapos ngang mag-post ng kanilang very sweet picture together. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Para sa sagsagang biyahe sa buong taon,
Cotton Harabas TM300 ang solusyon. May tibay at lakas na tatagal sa araw-araw na biyahe. Mas ginawang abot kaya for as low as 7,302 pesos monthly amortization. Photon Harabas TM300. Tatak Photon para sa bayan. For inquiries, call 0999-999-9998 per DTI Fair Trade Permit Number FTB 135240 Series of 2022. Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito, buy forever! Forever na mura, forever quality pa! Sigurado ka sa Euro 4 Diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo, sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Update sa PBA, Anthony. Magandang maga, Drew. Ang balita natin sa PBA ay mag-umpisa na ang quarterfinal phase. Ang playoffs ay mag-umpisa mamayang hapon. Alas 3, maglalaban po ang NLEX laban ng Alaska. At 6 in the evening, maglalaban ng TNT up against crowd favorite Parangay Ginebra San Miguel. Gaganapin po yung dalawang game na yan sa Smart Araneta Coliseum. Alam mo, pinakamaganda panoorin siyempre. Sinasabi ng marami, yung rivalry nito TNT at ni Never. Pero may balita galing dito sa Alaska. Ang sabi ng Alaska, injured kasi yung kanilang resident import na si Olu Ashaulu. Kaya biglang magpapasok sila ng bagong import, even just for one game. Kasi kung matalong Alaska mamaya, dahil may twice to beat disadvantage sila, tapos na yung kanilang kampanya, hindi lang sa konferensyang ito, pero tapos na ang kanilang kampanya sa PBA dahil last conference na nga nila to. Pero sabi nila, they want to end the season and their campaign in the PBA with the bank. Kaya sabi nila, kahit isang game lang, magpapasok sila.